Pero yes, nung panahon ninyo, pag sinabing Baldavid, nagwawala na yung mga uncle ko. Makita, Baldavid has it. Baldavid spins, fires. Oh! Woo! Boss, yeah! Johnny A. Oh, everyone out there. Gusto nyo makita yung ginawa ni Johnny A. Okay nyo nga. Malingit sa mama yung Dupin. Saan na mga... Yun, lubos ito. Tinahanan niya yung dalawang malalaki na. Sir, pwede po ba naming malaman galing sa inyo ang reason kung bakit hindi natin nakuha ang kauna-unahang NBA player ng Pilipinas? So, totoo lang. Richard knows. Ayo, what's up mga kasapat? Andito tayo ngayon sa JIL Basketball Court, ang isa sa pinakamalupit na basketball court dito sa Bulacan. Ayan, bagong gawa ito. Kasaksihan natin ang paglalaro ng mga PBA legends. Of course, etong mga itong makikita ninyo. Ayan, feeling close tayo sa kanila ngayon. And I'm sure kilala niyan sila. Sila Sir Jerry Coldeniera. Ayan, sila Baldavid. Ayan, si Sir Nolly Loxin. Let's go! Mag-shoot sila ngayon dito, i-cover natin. Ayun, si Sir Johnny Abarientos, ayun o. Oh. At ito, PBA legend, si Sir Mike. Si Sir Mike, thank you Sir Mike. Maraming salamat ha. Ayan, ang ating bossing. Thank you sir. Sila Sir Roddy Santos, ayan. Ayan, si Sir Allen KB. Ayan. Benga, Triggerman, Steph Curry ng Pinas. Grabe. Grabe yung follow through, grabe! Yun o! Yo, Boss Baldavid. Ano pong maipapayo nyo sa mga bagong mga atleta o yung mga nangangarap na alam nyo na maging in the future maging sikat din na basketball player gaya ninyo? Okay, syempre, kailangan passionate ka, no? Lalo na sa larangan ng basketball, syempre, maraming sacrifices na kailangan gawin. Gawin, yeah. O, disiplina, number one, disiplina. Na siyempre, kailangan mo din mangarap. Yan. Yun talaga ang pinakaimportante. May idol ka dapat. Yan. Gagayahin mo yan. Eh. So, yun ang magiging model mo. Eh. Idol nyo rin then, po ba yung sarili nyo? Kasi time ko naman kasi marami nun. Halo-halo eh. Yung lahat ng position, pwedeng idolin eh. Actually. Yan. Pero sa mga gaya nating, gaya ko na hindi na medyo nabihayaan ang height, yung mga kagaya ninyo ang mga aming mga idolo eh. Sa generation ngayon, like yan sila Sir Scottie Thompson. Pero nung panahon ninyo, pag sinabing Baldavid, nagwawala na yung mga uncle ko. Makita, Baldavid has it. Baldavid spins, fires. Oh! Oo, totoo. Dahil sa kanila, kaya naging fan din ako ng Ginebra. Yun. Regards sa inyo ha. Yun, thank you sa support. Yun, thank you yes, sir ha. Yun, let's go! So, what's up mga kasapot? Kasama natin si Sir Bobby Jose. Kasapot? Yo po. Tanghali mo sa inyo. Oo, yan. Ayo, ito po ang aking idol. Idol kasapot. Yun, no? Sir Bobby, ano pong mapapayo nyo sa mga young aspirants na maging kagaya ninyo in the future? Yun na, huwag mo tawagin sir. Magkaedad lang tayo. Oo nga pala. Ay, brother. Alam mo, iba na ang involved ng basketball ngayon. Pero siyempre, ang foundation yan, siyempre, nandun yung passion sa laro. Dedication, hard work,
discipline and everything else will follow naman. Kaya, yun lang, kailangan lang porsigido ka, mahal mo yung laro. Yun, no? Yun naman talaga. Sir, maraming maraming salamat sa inyong time. At di na kayo abalahin, nag-stretching na kayo. Thank you, thank you so much. Good luck po sa laban ninyo. Salamat. Alright. So, coach, ayan. Hello, mga kasapo. Yo. Coach, ano pong may papayin ninyo sa mga aspirants, yung mga gustong maging kagaya ninyo in the future? Lagi ko naman sinasabi ka kailangan yung dedicated ka dun sa... Dedication, sa ginagawa mo. Ginagawa mo. So, kailangan practice hard, kailangan and focus ka. Focus. Napaka-simple. Napaka-smooth ng payo sa inyo, mga kasapot. Coach, maraming maraming salamat. Di na kita abalahin, ha? Thank you so much. Alright. What's up mga kasapot? Siyempre kasama naman natin ngayon ang tinatawag na The Tank, Nolly Loxin. Yeah! Yes sir, magandang araw po Sir Nolly. Magandang araw sa iyo sa mga kasapot. Yeah. Sir, marami pong nag-aabang ng inyong mga tips sa mga bagong mga players na naghahangad na maging kagaya ninyo in the future. Ano po ang inyong maipapayo sa kanila? Siguraduhin nyo na gusto nyo yung larong basketball. Masarap na siya tingnan pero hindi siya madali gawin. Hindi madali gawin. So, kailangan yung dedication na nandun. Dedication, hard work. At importante mga bata, kailangan yung pag-aaral niya. Hindi naman to panghabang buhay. Uy! Sir, may tatanong na rin ako bilang kayo ay talaga namang naging legend na sa larangan ng basketball. Totoo po ba na kapag ka basketball at biglang naligo, mapapasma? Yun din yung mga sinasabi nila nung matatanda. Opo. Buti na rin siguro kung makinig tayo, wala namang mo. Masama, opo. Pero ngayon po ba... Naman, wala naman namamatay sa amoy. Okay. Pero kayo po ba, pagkatapos ng game ninyo, naliligo kayo agad? Minsan, pag kailangan. So hindi totoo, kasi... baka kasi sigil sa dulo eh. Yun lang. Yun lang. Sir, maraming maraming salamat. Thank you, thank mag-stretching you. Na po kayo. Opo, thank you so much. Once again, The Tank. Yes, sir. Let's go. Thank you so much po. Hey, what's up mga kasapot? Kasama natin of course, si Coach Rodney. Coach Rodney, isang mabilisan, ano pong may papayo ninyo sa mga aspirants, sa mga nangangarap na maging kagaya ninyo in the future? Disiplina. Disiplina. Siyempre, determination. Determination. Sacrifice. And siyempre, dasal. Dasal, ayan. Guidance, of course, ayan. Ito, natanong ko kanina kay Sir Nolly, kung totoo ba na pag bagong laro, mapapasma pag naligo? Hindi. Hindi daw po. Mas maganda kasi mag-shower ka, pawis ka. Opo. Kasi pagkapos mo, papawisan ka ulit. Yun. Yun magandang pawis. Yun. And isang pang tanong, totoo po ba pagka player ay sweet lover? Sabi nila. Bababaero, bababaero. Maraming maraming salamat, coach. Parang may mga tumutunog-tunog na dyan ah. Hey yo, what's up mga kasapot? So kasama natin ang Steph Curry ng Pinas. Let's give it up for Sir Alan Kaidig, the Trigger Man. Let's go, sir! Hello, isang mabilisan, ayan. Ano pong masasabi niyo sa mga kasapot na nangangarap maging kagaya ninyo in the future? Just have discipline, play hard, saka hard work, importante. Yun! Ano po yung technique ninyo para mas lalong maging accurate ang tira? Mga tips? Ang importante lang is go to the basic. Importante yung basic eh. Follow through? Yes, of course. Yun! Practice lang ng practice until something perfect. Maging ano na, parang normal na sa'yo, muscle memory na. Yun, maraming maraming salamat Sir Alan K. Dick, the Trigger Man. Let's go! Hey, so may kasama tayong malupit ngayon ang dapat nakauna-unahang PBA player na magiging NBA player noon. So kasama natin of course ang legend, Boss Johnny A. Hello everyone out there! Sir, pwede po ba naming malaman galing sa inyo ang reason kung bakit hindi natin nakuha ang kauna-unahang NBA player ng Pilipinas? Sa totoo lang, maraming komplikasyon that time.
nasa semifinals yung Alaska. Hindi namin alam kung gaano kaseryoso yung siya. Hornet na nag-offer sa amin ng 10-day contract. And hindi makapag-decide yung management ng Alaska ko. Papayagan nila ako. Kasi nga, crucial yung time na yun. Yes, yung time, yung na, time yun. Na yun. So, kailangan namin manalo. We're in the semis that time. So, pero I think, sir, ano naman, naging tama yung decision ninyo. Oh, yes. Kasi after a while, alam ko, yung scout na si Joe Betancourt. Opo, na, nabalitaan ko yun. Bibigay ng offer sa akin. Ng 10-day contract. Opo. NBA. Parang nabenta yung share nila after a while. So, hindi na natuloy yung interesado nilang goal na magkaroon ng Asian player anywhere na makakuha sila na makapasok ng NBA. So, sa makatawid, tama ang decision din na nagawa natin noon. Oh yes, I think. Yun talaga. Hindi pa talaga ako yung right person para doon. Pero at least, sir, the mere fact na na-consider kayo, isang malaking karangalan yun para sa PBA, of course, sa Pilipinas. Oh, yes. So blessed, no? So blessed, no? We so honored. Na hanggang ngayon, generation namin, sir, sa totoo lang, we salute you and we honor you bilang may chance nung panahon na yun. Sa YouTube, sir, ang daming mga ganong balita, pero ito, mga kasapot, ang kauna-unahan, ayun, I guess, yung from the mouth of Sir Flying A. Johnny Abarrientos. Thank you po sa lahat ng mga sumusuporta sa mga maliliit na nagdi-dream na makarating ng PBA. Yan. Speaking of dreams, sir, ano po may papayo nyo sa may malaking pangarap para masundan ang iyong yapak? Yes. Huwag lang po kayo maging doubtful. No? Just work on your game every single day. Hindi po overnight ang success. Hindi po natin kailangan mag-escalator o mag-elevator. You need to climb. Walang shortcut. Yes. Any success, actually. Kailangan ng work hard at kailangan ng talagang pagsumikapan at pangarapin. Tama po ba? You can never be a Michael Jordan overnight. Yun. So, yung mga young youth, aspirants na gusto makarating kung saan nila gusto mapunta, especially yung nag-dream na makapag-PBA, just keep working your game. Ganun lang yun. Kailangan nyo lang ipagpatuloy. Huwag kayong magsawa, huwag yung bitawan yung pangarap nyo. Grabe, napakaganda ng mga mensahe. Of course, ng ating living legend, Sir Johnny. Maraming salamat po. Sa puta na. Yes, thank you, Sir Johnny. Thank you so much. Oh, nice one. Idol. One, two, three. Man.
Hey! Bang bang! Yo! Hindi ba nga maganda? Hindi makalaro. Hihido. Kasi bumaba yung alcohol level. Grabe. Yo! Yo! Bang! Yo! Ano po may papayo ninyo sa mga aspirants na maging kagaya ninyo in the future, mapa sa sports and sa yan sa larangan ginagawa niyo public service? Ano po may papayo ninyo? Dalawang bagay lang. Apo. Una, kung mahilig ka sa sports, pagbutihin mo yung skills na ginagawa mo. Ginagawa. Apo. At kailangan doon may dedication ka, may discipline ka. Yun. At huwag kang tumigil, maglaro o mag-practice. And then in public service naman, kinakailangan i-reach out mo ang iyong mga kababayan. At pakita mo sa kanila yung tunay na malasakit, tunay na pagmamahal, at tunay na paglilingkod. Yun ang dapat natin gawin. Maging successful tayo as an athlete and as a public servant. Yun! Thank you, sir. JJV. Ayan. Supportahin ninyo mga kasapot. JJV. Sa balota. Thank you. Number 2, Sir JJV sa balota. Number 2 sa 2022. 22, yun. 2022. Yan. Thank you so much, mga kasama. Thank you, Sir JJV.